danyo sa mga sasakyang nasunog, sasagutin ng private concessionaire ng NAIA Terminal 3 parking extension. Gayunman, dumistansya sila sa posibleng pananagutan sa insidente. Sa ngayon ay nilinis na ang mga tuyong damo sa parking lot na itinuturong dahilan ng sunog. Si Bernard Ferrer sa detalye. Pasado alauna ng hapon, umusok at naglagablab ang mga sasakyang ito sa parking extension ng NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Agad kumalat ang apoy sa 19 na sasakyang nakaparada sa parking lot. Nang maapula, natira na lang ang frame o ang kaha ng sasakyan. Bakas pa sa parking area ang tindi ng sunog. Tuyong-tuyo ang mga damo sa lugar na sinimula ng putulin para hindi na maulit ang insidente. Nagbigay na rin ng direktiba ang Manila International Airport Authority o MIAA sa Philippine Skylanders International o PSI, ang parking operator na tabunan ng graba ang tuyong lupa sa lugar. Nangako ang PSI na sasagutin nila ang danyo sa mga sasakyan pero hindi nila inaamin ang kasalanan o kapabayaan. Makikipag-ugnayan umano sila sa mga may-ari ng sasakyan para sa detalye ng kanilang tulong. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni MIAA spokesperson attorney Chris Bendijo na may mga may-ari na nang nasunog ng sasakyan ang lumapit sa kanila. As of this morning, we only have 7 owners na nagpakilala na po sa atin doon sa of the 19 vehicles. So meron pa po tayong 12 owners na inihintay pa po natin. Sa sanhi ng sunog, ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay City, declared po siya na grass fire po. Declared. Pero yung regarding nga po sa cause and origin of fire, under investigation pa rin po siya. Pag-aaralan ng BFP ang CCTV footage. Gayun din ang testimonya ng mga nakakita. May payo rin ng BFP sa mga namamahala ng open parking. Mag-practice tayo ng proper waste disposal. Lalo na 'di ba yung mga highly combustible naman yung mga dried leaves. Siguro yun sila. Linisin natin and then kung may mga tanim naman tayo siguro basa-basain natin from time to time. Tiniyak naman ng MIAA na umiiral ang safety measures sa kanilang parking area tulad ng no smoking sign, CCTV cameras at mga aviation security. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.